Malamang hindi nalingid sa inyong kalaman ang usapang World War 3 o pangatlong pandaigdigang digmaan na di umano'y posibleng maganap anumang oras ngayon. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Posible nga ba talagang mangyari ito ngayon? Yan ang ating tatalakayin sa episode na ito. Una sa lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito at hilig mo ang gantong klaseng talakayan, ay mag-subscribe na at hit the notification bell para ma-update ka sa mga bagong episode na ma-upload linggo-linggo. Nagsisilabasan na ngayon ang iba't ibang memes pahinggil sa World War 3. Pero siguro dapat natin ding alamin kung saan at paano nagsimula ang lahat ng ito. Umusbong ang ugum-ugum na ito nung naipabilita ang pag-ambush at pagpatay sa Iranian Major General na si Qasem Soleimani. Ito ay sa ilalim ng utos ng kasalukuyang presidente ng USA na si Donald Trump. Nangyari ito noong nakaraang Biyernes lamang, January 3, 2020, tatlong araw matapos ang bagong taon. Napatay si Major General Soleimani sa pamamagitan ng airstrike sa Baghdad Airport. Malamang kayo ngayon ay nagtatanong kung bakit ang pagkamatay ni Major General Soleimani ang posibleng mag-udyok sa pangatlong pandaigdigang digmaan. Sino nga ba si Major General Qasem Soleimani? Siya lamang ang pangalawang pinakamakapangyarihan at kinakatakutang tao sa Iran, na labis nilang ginagalang at minamahal. Sa katunayan nga, tinuturing pa siya bilang isang bayani ng mga taga-Iran. Siya ay isang war veteran mula pa noong digmaan ng Iran at Iraq noong 1980s at kalaunan ay naging major general nila hanggang ito ay napatay. Kung sa Pilipinas pa, ang katumbas niya na ranggo ay ang ating kasalukuyang major general na si Gilbert Gapay. Kaya labis na lang ang pagkagalit ng gobyerno ng Iran sa kanyang pagkapatay. Malamang ang tanong nyo ngayon ay bakit pinapaslang ni President Donald Trump si Major General Soleimani? Matagal na talagang nagtatangka ang US na paslangin si Major General Soleimani. Kung sa Iran ay bayani ang turing ng mga tao sa kanya, kriminal at mamamatay tao naman ang turing ng USA kay Soleimani. Dahil siya ang leader ng IRGC o Islamic Revolutionary Guards Corps, isang Islamic Special Military Group na suportado ng Iranian government. Ito ay nag-ooperate overseas at tinuturing ng US bilang criminal group. Bago pa ang airstrike ay marami na daw ang pag-atake sa US ang pinangunahan ni Major General Soleimani. Isa na nga dito ang kabago-bago lang na pag-atake ng grupong Kataib Hezbollah sa US Embassy sa Baghdad noong December 27, 2019 na ikinasawi ng isang American constructor na labis kinagalit ni President Donald Trump. Ang Kataib Hezbollah ay isang Iraqi Shia paramilitary group na suportado ng Iranian government. Kaya binaling ni Trump ang pagsisi sa gobyerno ng Iran. Pagkatapos ng pag-ataking ito ay agad naglabas ng utos ang US government sa lahat ng American citizen na likasin na ang lugar. At naglabas din ng isang warning sa Iran na gaganti ang gobyerno nila sa kanilang ginawa. Matagal nang may malalim na shadow war o hidwaan ang US at Iran. At ngayon lang sumabog ng ganito. Ito ay patungkol pa sa pagtutol ng US sa irresponsibleng paggamit ng Iran sa deposito ng uranium at plutonium para sa kanilang nuclear power plant. Pagkalipas lamang ng 7 araw ay agad nang gumanti ang US sa ginawang pag-atake ng Iran sa US Embassy sa Baghdad. At ang pagpaslang nga kay Major General Soleimani ang naging malalim na ganti nila. Agad naman naglabas ng pahayag si US President Donald Trump sa pagkamatay ni Major General Soleimani. Ika nga niya na ang pagpatay kay Major General Soleimani ay ang akbang para matigil ang digmaan at hindi magsimula nito. Dagdag niya pa na dapat matagal na daw ginawa ang pagpaslang sa general dahil marami ng kasalanan itong ginawa sa Estados Unidos. Sabi pa ng US Defense Department na kaya nila agad pinapaslang si general dahil ay may pagpaplano na itong atakihin na naman ang American diplomats, pati ang mga miyembro nito. Kaya inunahan na nila ito bago pa maipatupad ang kanilang planong pag-atake. Nag-aapoy sa galit ang Iranian government dahil sa ginawang pagpaslang sa kanilang tinuturing na bayani na si Major General Soleimani. At sinabi nila na ito ay isang malaking deklarasyon ng digmaan sa kanilang bansa na hindi nila palalampasin. Sabi pa ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, ang kaisa-isang taong mas makapangyarihan pa kay Soleimani sa Iran, na sila'y siguradong maghihiganti sa ginawa ng US. Agad namang sumagot si President Trump sa pamamagitan ng tweet na kapag umatake pa daw ang Iran sa sinumang American at American assets ay nakahanda ng pasabugin ng US ang 52 sites ng Iran kasama ang iilang importanteng heritage site ng kanilang bansa. Basahin ang mga naging tweet ni Trump.
May mga ilang bansa ang pumanig sa Iran. Isa na dito ang China, na sinabing malinaw na paglabag sa pandaigdigang batas ang ginawang pagpaslang ng USA kay General Soleimani. Marami ring mga allied countries mismo ng USA ang bumatiko sa ginawang pag-atake nila sa Iran. Isa na dito ang France, Germany, UK at iba pang European countries. Sabi nila na hindi sila inabisuhan ng USA sa ginawang pag-atake nila sa Iran at hindi nila kinukonsinti ito. Tanging ang bansang Israel lang ang pumuri sa ginawang hakbang ni Trump sa pagpaslang kay General Soleimani. Labis ang pagluluksa ng Iran sa pagkamatay ni Major General Soleimani. Sila ay galit at nais maghiganti sa Estados Unidos. Konting kaalaman lang mga kaibigan. Sa ilalim ng pamumuno ni President Trump ay marami na siyang teroristang leader na napatay. Isa na dito ang isang ISIS leader na si Abu Bakr al-Baghdadi na napatay noong October 26, 2019 sa airstrike ng Syria. Hati ang opinyon ng mga Amerikano sa ginawang hakbang ni President Trump. Sabi ng iba, ay maaaring mas lalong malagay sa panganib ang US citizens dahil dito. Sabi din naman ng iba, ay nararapat lang ang ginawang pagpaslang kay General Soleimani para matigil na ang sunod-sunod na pagsabog. Ang malaking tanong ngayon ay maaari nga bang magsimula ang World War 3 o pangatlong pandaigdigang digmaan dahil sa tensyon ng dalawang bansa? Kung ating pagbabasehan ang mga naging pahayag ng malalaking bansa hinggil sa kontrobersiyang ito, ay wala ni isa sa kanila ang gusto magkaroon ng digmaan at yun ang dapat nating pagpasalamatan. Maaari ngang may maganap na digmaan sa dalawang bansang sangkot, pero para sa akin ay maliit lang ang tsansa na ito ay magtulak para sa pangatlong digmaang pandaigdig. Dahil malamang natuto na ang mga malalaking bansa na wala talagang magandang na idudulot ang digmaan kundi gulo lang at paghihirap sa sanlibutan. Soleimani made the death of innocent people his sick passion, contributing to terrorist plots as far away as New Delhi and London. Today we remember and honor the victims of Soleimani's many atrocities and we take comfort in knowing that his reign of terror is over. Soleimani has been perpetrating acts of terror to destabilize the Middle East for the last 20 years. What the United States did yesterday should have been done long ago. A lot of lives would have been saved. Just recently, Soleimani led the brutal repression of protesters in Iran, where more than 1,000 innocent civilians were tortured and killed by their own government. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. I have deep respect for the Iranian people. They are a remarkable people with an incredible heritage and unlimited potential. We do not seek regime change. However, the Iranian regime's aggression in the region, including the use of proxy fighters to destabilize its neighbors, must end, and it must end now. The future belongs to the people of Iran. Those who seek. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, sang-ayon ba kayo sa ginawang pagpaslang ng US government kay Major General Soleimani? Paki-comment lang below para mabasa ko rin ang inyong mga opinion. At huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Anywhere in the world, we have the best intelligence in the world. If Americans anywhere are threatened, we have all of those targets already fully identified, and I am ready and prepared to take whatever action is necessary. And that in particular refers to Iran. Under my leadership, we have destroyed the ISIS territorial caliphate. And recently, American Special Operations Forces killed...